Dumako po tayo dito sa isang tao na hindi rin nag-a-appreciate sa kasalukuyang ginagawa po ng kasalukuyang gobyerno. At itong tao na ito, hindi natin ine-expect siyempre mula sa isang dating pangulo na ganito ang kanyang magiging attitude. After all, lahat ng pangulo ng Pilipinas halos na nahimik kapag tapos po ng kanilang panunungkulan at ipinagkatiwala na lamang ang bansa sa panibagong pinuno. Pero itong si Rodrigo Duterte, hindi po ganon. Simula po ng pangangampan niya, patuloy po siyang nagbibigay po ng mga paninira, panghihikayat ng hindi maganda sa ating mga kababayang Pilipino. Yung aligasyon na adik si Pangulong Bongbong Marcos, nag-originate po yan kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. At ngayon, dahil wala po silang maibato, dahil masipag at magaling ang pamumuno ni Pangulong Bongbong Marcos, ay nire-recycle po nila ang issue. Sinakyan pa ito ng isang retiradong general na si Brigadier General Macanas, isang YouTuber o vlogger na rin. Hindi natin mawari kung ito ba ay nag-e-enjoy sa kanyang retirement o pinupuno ng inggit ang kanyang puso at isipan. Kaya hanggang sa ngayon, patuloy po siya sa kanyang paninira sa kasalukuyang gobyerno. Balik tayo dito kay Rodrigo Duterte. Ito pong si Rodrigo Duterte, hindi maikakaila na bagamat sinasabi niya sa harapan ng publiko na ayaw niya nito, pero kung babasahin niyo po ang kanyang mga litanya, yun ang gusto niya. Katulad po ng sinasabi niya na ayaw niya na ang mga Pilipino ay hindi po nagbabayad ng buwis. Pero kapag ganito naman ang gobyerno, dapat hindi tayo magbuwis. Ayaw natin sa mga sundalo na nag-aalsa sa gobyerno, pero kapag ganito ang gobyerno, dapat gumising ang mga sundalo at pulis at gawin kung ano ang nararapat, something like that. Ngayon, pinapakinggan ba ito ng ating mga kasundaluhan at kapulisan? Hindi po. Kasi sa totoo lamang, sila po ay nanumpa na po protektahan ang ating konstitusyon at demokrasya ng bansa. Ang panawagan po nitong si Rodrigo Duterte ay hindi po naaayon sa konstitusyon at syempre sa isang demokrasya tulad po ng Pilipinas. Lalong-lalo na yung civil disobedience o hindi pagbabayad ng buwis. Sino namang Pilipino ang tanga na susunod sa kanya? Lahat po tayo nagbabayad ng buwis. Wala pong Pilipino ang hindi po nagbabayad ng buwis. The moment na ikaw po ay bumili ng isang pagkain o produkto, automatic nagbabayad ka ng value added tax o kung anumang tax na meron po sa produkto na binili ninyo. Pero si Rodrigo Duterte pinananawagan na huwag magbayad ng tax. Marahil siguro ang sinasabi niya, yung mga particular na income tax kung anuman yan na dapat bayaran ng isang individual. Pero pag ginawa mo yan, ikaw ay uto-uto sapagkat ang hindi pagbabayad po ng tax ay tax evasion. Ito po ay may kaakibat na kaparusahan ng pagkakakulong at pagbabayad po ng multa. Ngayon, nagtataka ako bakit kailangan ipanawagan ni Rodrigo Duterte. Alam niyo naman na bilang isang abogado, bawal po iyan higit sa lahat. Siya po ay naging presidente ng Pangulo at alam niya na ang pinagkukunan po ng ating gobyerno ng pondo ay mula po sa buwis ng taong bayan. Kaya kapag ka hindi ka nagbayad ng buwis, parang pinababagsak mo ang gobyerno. Dumako tayo dito po sa balita mula po sa YouTube channel ng Net25 kung saan ang ating Armed Forces of the Philippines ay ipinakita, pinahayag ang buong suporta para sa kasalukuyang Pangulo ng Pilipinas, ang ating mahal na Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. At sinasabi po nila na huwag po tayong magpapaniwala sa mga paninira o tangkang destabilisasyon ng mga iilang individual. In particular, ito pong mga retiradong opisyal ng sundalo at kapulisan na sinasabing nagpapakalat ng manifesto para i-withdraw ang support sa ating Pangulo. Sabi ng ating Armed Forces of the Philippines, hindi na po sila kasapi ng nabanggit na organisasyon at hindi na po iyan makakaapekto sa kanilang organisasyon sapagkat sila po ay solido sa likod ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos. Pakinggan po natin at reaksyonan natin ang balita na ito, mga tol. Muling itinanggi ng pamunuan ng Armed Forces of the Philippines o AFP ang may issue ng destabilisasyon na tinalulutang muli ng ilang retiradong opisyal. Nananatili rin ang katapatan ng sandataan lakas sa Pilipinas sa chain of command. Kunin natin ang live report ni Mar Gabriel. Bakit ba may ganyang issue? Kasi siyempre, may mga retiradong opisyal ng sundalo at kapulisan na tumatanaw ng utang na loob hindi sa bansa, hindi sa taong bayan, kung hindi sa partikular na individual. Walang iba kung hindi itong si Rodrigo Duterte. Para sa kanila, loyal sila sa mga Duterte
Kaya pagka feeling nila naaapi ang mga Duterte, eh kanila pong ipagtatanggol. Nagugat ang lahat ng ito ng question ng taong bayan ang confidential funds ng mga Duterte, in particular ang 125 million pesos confidential funds na naubos lamang o nagasta sa loob ng 11 days noong December 2022. At dahil dyan, pumutok ang buchi ng mga Duterte, including the Vice President, ay kanyang pinagtitira ang mga kumekwestiyon sa kanyang confidential funds to the extent na sabihin niya na ang kumekwestiyon sa confidential funds ay kalaban ng kapayapaan at ang kalaban ng kapayapaan ay kalaban ng gobyerno. At dahil nga hindi niya makuha ang loob ng ating mga kababayang Pilipino, umuwi po ito sa Davao at nagsumbong sa kanyang ama. At ang kanyang ama naman ay kinampihan siya sa isang programa sa SMNI, ngayon ay suspendido ng 14 days, yung gikan ng masa. Itong si Rodrigo Duterte ay nagpahayag na ang Kongreso na noon ay kanyang kinabibilangan ay ang pinaka-rotten institution sa ating bansa. Doon din sa programa na yan, kanya pong binanggit na huwag magbayad ng buwis ang taong bayan at inikayat ng hindi direkta ang mga mamamayang Pilipino, in particular ang ating Armed Forces at Philippine National Police, na questionin ang ginagawa daw po sa Kongreso. Indirect na panghihikayat para po mag-alsa sa ating gobyerno. Pero pinaninindigan po ng ating Armed Forces of the Philippines na sila po ay para sa demokrasya at sila po ay nanumpa para protektahan ang ating konstitusyon. Ang panawagan ng mga retiradong opisyalis po na ito ng Armed Forces ay hindi po naaayon sa konstitusyon. Ito po ay kanilang layunin lamang para iserve ang kanilang mga personal interest. Meron lamang apat na kaparaanan para po legally, constitutionally, ang Pangulo ay mapalitan. Alam naman po natin ito at hindi po natin ito hinahangad sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Pero banggitin natin para po ma-inform ang lahat po ng ating mga manonood at kapwa po natin Pilipino. Una, wag po naman sana ipanalangin natin ang kaligtasan ng ating Pangulong Bongbong Marcos, ang kamatayan ng Pangulo, ang magiging dahilan para by law of succession papalit ang Vice President. At ikalawa, kapag na-impeach ang Pangulo at ito ay napatunayang guilty sa isang trial na gagawin ng Senado. Tapos ikatlo, yung pagka ang Pangulo ay physically incapable na para i-perform ang kanyang mandato bilang Pangulo ng Pilipinas. At ikaapat, kapag ang Pangulo ay nagbitiw sa kanyang tungkulin bilang Pangulo. Yan lamang ang tanging kaparaanan para mapalitan ang Pangulo ng Pilipinas. Pero ang ginagawa po ng mga sundalo ito before, mga retirado na, ay nagpalabas ng manifesto withdrawing the support of them from the President of this country and assigning the Vice President of the Philippines, Sara Duterte, as their President. Tama po ba yun? Wala po yung pinaghuhugutang batas at hindi po yun makatarungan, hindi po yun naaayon sa ating mga alituntunin. In short, that is extra legal means at hindi po yan mangyayari, lalong-lalo na ang binabanta ng mga ilan sa mga ito na magkakaroon di umano ng kudeta. Hindi po yun mangyayari. Unang-una, ang kudeta belonging from the active service in the Armed Forces or the Philippine National Police or in any government agency. Sila ay wala na po sa gobyerno. Mga retiradong opisyalis po sila ng ating gobyerno before, pero ngayon sila po ay pangkaraniwang individual na lamang. Wala po silang mga tao. Ang mga aktibo sa ating serbisyo, hindi po isa sa alang-alang ang kanilang mga panawagan sapagkat syempre, nanumpa sila sa ating konstitusyon at sa ating taong bayan at may pinangangalagaan din po silang mga karir. Sigurado tayo na ang mga young officer na ito, kinalaunan magiging future leader dyan sa Armed Forces at PNP. Hindi nila isa sa alang-alang ang mga panawagan na yan para lamang mawala sa kanila ang mga potensyal na magagandang mangyayari sa kanila sa hinaharap. At yung iba namang mga retiradong opisyal ng ating kasundaluhan, hindi rin naman sasama dyan sapagkat ine-enjoy na po nila with their family ang kanilang mga retirement benefits. Millions ang nareceive po nila sa ating gobyerno at tingin ko hindi po nila yon sasayangin para lamang ibigay ang suporta sa maling panawagan nitong si Rodrigo Duterte. In short, mga tol, wala nang asim si Rodrigo Duterte. Tuloy po natin ang pakikinig dito po sa balita. Ah,
Alex, hindi raw maaaring kastiguhin ng AFP itong mga retired military official na nasa likod ng pagpapakalat nitong usapin ukol sa destabilisasyon. Hindi na raw kasi sila bahagi ng organisasyon at hindi na rin saklaw ng military justice system. Usap-usapan ngayon sa social media ang umano'y polveron video ni Pangulong yeah. Ferdinand Marcos Jr. Ayan ang ginagamit ngayon ng mga DD sheets, pati ng mga ilan sa mga retiradong opisyal na ito ng ating gobyerno, in particular itong si Macanas. Sinasabi nila napanood na daw yung video. At kapag ka inilabas daw po ito sa publiko, eh magagalit daw po ang taong bayan. Common sense lang yan mga tol. Sa tingin ninyo sa galit ng mga tao na ito sa ating Pangulong Bongbong Marcos, kapag ka napanood nila iyan at nagkaroon sila ng idea, hindi nila ilalabas yan sa publiko, nako, mabilis pa sa alas 4 o alas 5 ng umaga, ilalabas nila yan sa publiko kung totoo ang pulboronic video. Pangalawa, alam natin na isang addict ay meron pong physical behavioral changes. Lahat po yan hindi natin nakikita sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Physically fit si Pangulong Bongbong Marcos at his age of 66, siya po ay capable pang tumakbo, capable pang mag-barbell, capable pang mag-bench press, capable pang mag-shoulder press, at kung ano-ano mang mga physical activity kapag kinakailangan ng exercise. Si Pangulong Bongbong Marcos, nakapag-donate po ito ng kanyang kidney sa kanyang ama, napakatagal na, 1983 pa. Sa tingin niyo ang isang addict, masusustain niya ang kanyang paggamit ng illegal na droga kung iisa lamang ang kanyang kidney. Ang kidney, hindi tayo doktor, pero alam natin na ito po ang tumutulong para linisin ang sistema ng ating katawan. At kung addict ka, definitely hindi ka magtatagal. Si Pangulong Bongbong Marcos, 3 dekada na mahigit ang lumilipas, iisa na lamang ang kidney. Pero hanggang sa ngayon, physically fit pa. At higit sa lahat, ang mga manifestation ng isang addict ay usually nagkakaroon ito ng behavioral changes. Ang mga addict, mga violente. Sino ba ang palamura? Sino ba ang gumagawa ng pagpapapatay sa kanyang kapwa Pilipino? Sino ba physically ang nagbabago ang anyo? Ang isang adik, nakikita po ninyo ang pagpangit ng itsura nito. Nangyari ba yan kay Pangulong Bongbong Marcos? Nakikita nyo, napakapogi ni Pangulong Bongbong Marcos. Pero yung nagsasalita ng adik sa kanya, siya ang tunay ng iwi ngayon. Tabingi ang mukha, kirat ang mata. Hindi natin nilalait ang kalagayan ngayon ng tao na yon. Pero mukhang bumabalik sa kanya ang kanyang mga sinasabi. Ganun ba ang isang adik? Si Pangulong Bongbong Marcos ba na napaka-pogi ay isang adik? Kitang-kita nyo yung kanyang physical appearance. Kitang-kita nyo kung paano napakatalino ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Ang isang adik nakakabobo. Ang isang adik pumapangit. At ang isang adik kadalasan nasisira ang pamilya. Ang ating Pangulong Bongbong Marcos buo ang pamilya. Merong isang mabuti at tapat na asawa at mababait na mga anak. Ang isang adik, wala pong ganong pamilya. Kayo kaya ang humusga, mga tol. Kayo ang humusga kung sino talaga ang adik. Yung nagsasabi na ang tao na ito ay adik o siya mismo ang nagsasabi sa kanyang kapwa na siya na ang kanyang kapwa ay adik. O, kayo na lamang ang mag-decide. Bahala na po kayo. Ituloy po natin ang pakikinig dito po sa balita. YouTube channel ni Army Retired Brigadier General Johnny Macanas. Sinabi niya na marami na ang nakapanood ng video, kabilang na ang mga aktibo at retiradong opisyal na alumni ng Philippine Military Academy. Oh, makikita raw sa video ang aktwal na paggamit ng droga ng Pangulo. Oh, sa tingin nyo, yung video na yan hindi ilalabas ni Macanas kung talagang merong video. Sa tingin ninyo, kung meron talagang video, hindi ilalabas ni Maharlika, nila Gagong Lipunan, nila Pebbles Kunanan, at kung sino-sino pang mga anti-Marcos dyan. Nako, napakabilis dyan mga tol kung merong totoong video. Pero dahil nga walang video, kaya ang gagawin nila, igagaslight lang nila at uutuin ang kanilang mga manunood. Kasi doon kumikita in particular, itong si Maharlika. Kunyari may pulboronic video siyang pinangahawakan, pero wala naman talaga. Pag inilabas yan, talagang magkakaroon ng uproar. Ito, nagtataka ako dito sa general na ito. Pinababaw niya ba niya ang kanyang reputasyon sa harapan ng publiko? Hindi niya na lamang i-enjoy ang kanyang retirement. Ginagawa niyang tanga ang kanyang mga manunod, maliban na lamang kung siya mismo ay tanga.
ginagawa niyang uto-uto ang kanyang mga manonood, maliban na lamang kung siya ay uto-uto nitong si Maharlika. Kasi nakakapagtaka nga, isa kang general, tapos ang isang luka-luka na katulad ni Maharlika na questionable ang integridad at credibility, itatawagin mo pang madam. Nasaan ngayon ang sense of personality mo, General Macanas, anak ka ng teteng? Pero wala tayong magagawa kung ang paniniwala niya ay talagang tapat itong si Maharlika, napakagaling, hindi na natin mababago yan. Pero lahat ng mga sinasabi dito nitong si Macanas ay pawang mga kasinungalingan. Pag napanood yan ng mga Marcos loyalist na mga nagbubulag-bulagan, I don't know na lang. Galit na galit ang mga PME graduates na hindi kami nagbubulag-bulagan. Kayo ang nang-uuto sa inyong mga manunood, General Macanas. Inuuto ninyo ang mga manunood. Huwag niyong tangahin ang sambayan ng Pilipino. Simple lamang, kung may Paul Boronic video kayo, ilalabas niyo yan. Pero dahil wala nga, kaya igagaslight niyo sa inyong mga manunood na napanood na ng mga general, napanood na ng mga PMA retirees, pero hanggang ngayon wala kayong nilalabas. Hindi nyo kasi kayang patunayan yan. Kaya para pagkakitaan na lamang ang issue, at tulad ng ginagawa mo sa YouTube channel mo, i-expose mo nang i-expose sa harapan ng publiko ang issue para panoorin ka ng tao. Pero sa totoo lang, kapag ka nanonood kayo sa mga ganitong uri ng tao, kayo ay uto-uto or tatanga-tanga. Ang naturang video raw ang maaaring pagmula ng panibagong pag-aaklas laban sa pamahalaan. Pag nag-uproar ang taong bayan, manawagan ng resign, alis ka dyan. Mag-people power trip ba yan? Anong mangyari? Alam niyo, puro kayo pangihikayat eh. Pero kaming mga PBBM supporter at loyalista, napupuno na sa inyo eh. Sa totoo lang, sige, bring it on, sabi nga ni Sir Benji Contreras. Magkaalaman kung sino talaga ang malakas ng puwersa. Kung sa social media, sige, dalhin ninyo sa social media. Maglaban-laban tayo dito, world war, ika nga. O, salitaan. Pero siguraduhin ninyo na kapag tayo nagsasalita sa harapan ng publiko, umaayon pa rin po tayo sa batas. Kasi ang karapatan po natin sa malayang pamamahayag ay hindi po absolute. Oo, guaranteed ng ating constitution, the right to expression and speech. Mababasa niyo po yan sa 1987 Article 3, Section 8 of the Constitution. Pero it doesn't mean na tayo po ay sasaklaw sa karapatan ng iba. It's okay to disagree. It's okay to address your grievances sa ating gobyerno. But see to it na wala po kayong nilalabag na batas. Dahil kapag ka meron pong paglabag sa batas, the duty of the government is nakalagay din po sa ating konstitusyon. Ano ang sinasabi po ng Article 2, Section 4 ng ating konstitusyon? The prime duty of the government is to serve and protect the people. Ganun lang kasimple. And this democracy na ini-enjoy po natin, dapat protektahan po yan ng ating gobyerno. Kapag ka ginagamit nyo po ang mga bagay-bagay sa illegal na kaparaanan, i-implement lamang po sa inyo ang batas na mismong ini-exercise ninyo. At huwag kayong iiyak sa huli. Balita ko, may nagsabi sa comment sections kanina, tinakedown nyo na raw yung manifesto ninyo. So, ano ba ang kadahilanan? Bakit nyo tinakedown niya? Nakala ko ba talagang nasa likod kayo nitong si Rodrigo Duterte? Pero walang problema dyan. Sabi nga ng AFP, karapatan nyo yan, ipahayag ang inyong mga saloobin, pero huwag kayong gagawa ng hindi tama o naaayon sa batas, ng hindi naaayon sa batas. Ang Armed Forces of the Philippines, itinanggi ang panibagong issue ng destabilisasyon. Hindi raw dapat na paniwalaan ng publiko ang mga individual na nagpapakalat ng maling impormasyon dahil hindi ito nakakatulong sa pag-usad ng bansa. Tama! Hindi nakakatulong at sinisira ninyo ang momentum ng ating gobyerno. Mga hindi ba kayo Pilipino, ninanais yung bumagsak ang gobyernong ito kung saan inaaruga kayo? Nakakapagtaka talaga kayong mga tao. Ang hinahangad ninyo, pagbagsak ng gobyerno. Pag bumagsak ang gobyerno, babagsak ang bawat Pilipino. Para kayong sumakay sa isang barko na gusto ninyong palubugin. Napakakapal na mga pagmumukha ninyo. Hindi nyo iniisip ang kapwa ninyo Pilipino. Hindi nyo iniisip ang mga kasama nyo sa barko o eroplano.
Ang iniisip nyo lamang, mapahamak ang biyahe nito nang sa ganon yung namumuno dito, kapitan, eh masira. At yan ay sa katauhan siyempre ng ating Pangulong Bongbong Marcos ngayon. Bakit? Gusto nyo ipalit kagad si Vice President Sara Duterte? Sa tingin nyo, capable si Sara Duterte na pamunuan ng ating bansa? I don't think so. The attitude of Vice President Sara Duterte, hindi po yan fit para sa Pangulo ng isang bansa. Hindi fit ang isang tao na mapagsalitaan mo lamang, ipagtataniman ka ng sama ng loob at ituturing kang kalaban ng gobyerno at kalaban ng kapayapaan. Hindi fit sa isang pinuno na nagsasagawa lamang ng paglilingkod sa publiko, ang isang tao ay kanya agad sasapakin nang hindi man lang tinatanong kung ano ang pinapatupad nito. Naalala nyo, noong 2011, sa City of Davao, ipinapatupad lamang ng isang sheriff ang order ng korte. Pero ano ang ginawa nitong si Vice President Sara Duterte? Without any caution, binanata niya kagad, pinagsasapak niya yung sheriff. Tapos proud pa kayong mga didisit sa ginawa ng inyong hinahangang si Vice President Sara Duterte. Ganyan ba ang uri ng Pangulo na gusto ninyong maging Pangulo ng Bansa? Gusto nyo ba ang Pangulo ng Bansa nagpapapatay ng tao? Gusto nyo ba ang Pangulo ng Bansa nananakit ng tao? Gusto nyo ba ang Pangulo ng Bansa ayaw ng kapayapaan? Aba, pag ganyan kayo, talagang mga didisits kayo at mga wala na kayo sa tamang katinuan. Tuloy po natin ang pakikinig dito sa balita. Destabilization lang. Wala po yan. Dito sa ating bansa, malaya kasi ng mga tao magsalita kung ano-ano sa isip niya. Kung may mga retiradong military official daw na nagsasalita, nilinaw ng AFP na hindi ito sumasalamin sa paninindigan ng organisasyon. They are no longer part of the organization. And that will be held over by the military justice system, military intervention. So let them speak. Ayan namin sila. Ang pagtitiyak ng hukbong sandatahan, nananatili ang katapatan nila sa sinumpang tungkulin at sa saligang batas ng Pilipinas. Let me assure everybody that the Armed Forces of the Philippines is a solid organization. We follow the chain of command, we follow legal orders, and we are loyal to our constitution, to the flag, to the mission that we have to accomplish, that is to protect our people. Narinig nyo yan? They follow the chain of command. They follow legal order. They respect the constitution. Ah, they respect their mission. Ano ba yung mission nila? Siyempre, protektahan ang bansa at ang sambayan ng Pilipino. Tapos, ihihikayat ninyo itong mga merong courage, merong integridad at merong loyalty na mga sundalo po natin para sa bansa at sa ating konstitusyon para sumama sa inyong mga walang kwentang panawagan. Kung kayo, mga utu-uto, huwag nyo nang idamay ang mga nasa aktibong serbisyo. They are all professional. They are serving the country. Binibigay nila ang buhay nila para po sa ating bayan at kapwa Pilipino. At huwag niyong sirain ito sa inyong mga sariling interes. Tapos na ang panahon ng mga Duterte at naniniwala ako na wala nang Duterte ang magiging pangulo sa hinaharap. Itaga niyo yan sa bato, magalit man kayo sa akin o hindi. Hindi ako naniniwala na meron pang muling Duterte na magiging pangulo ng Pilipinas sa mga darating na panahon. Maraming salamat sa inyo mga tol. Bago tayo pansamantalang maghiwa-hiwalay, magbabalik muna ako sa inyong mga komento. Shoutout po sa lahat ng ating mga manonood.